Magandang gabi mga alamat. So meron tayong isang alamat na nagre-request. And nabasa ko to sa YouTube channel ko, no? Si Alamat Reynold Taguyam. Nagre-request siya. Habi niya, alamat, risk management po at cut loss po sana next upload ninyo pag may time. Maraming salamat, alamat. So pagbibigyan natin to si Alamat Reynold, no? Kung paano kung ginagamit ng risk management and cut loss. So syempre technical analysis ang ginagamit natin. Sa chart depende yung mga risk management natin at cut loss point. So, magbibigay ako ng example sa inyo. For example, itong si Jollibee. Ito natin yung chart ni Jollibee. Di ba nung nakaraang araw, umabagsak si Jollibee. And for example, bounce player ka. So, gusto mong mag-bounce. And nakita mo si Jollibee na ito regarding lang sa risk management at saka cut loss yung i-discuss natin. Walang masyadong technical. For example, nakita mo na si Jollibee huminto na yung pagbagsak niya around this level. No? And napag-desisyonan mo bumili sa 235, which is yung closing nung candle na to. Closing ng candle na to. Ano ba to? 236. So, syempre, titingnan mo dyan. Una is yung risk mo. Kung ilan yung risk mo. Tingnan natin dito. Meron dito sa Investagram, no? Salamat pala sa Investagram, no? Pinapagamit nila tayo ng libreng charting tool. So, tingnan natin. Syempre, ang magiging cut loss mo dito, Mr. Reynold, is yung low ng candle na to, which is 2.31. Maglalagay natin 2.31. Hindi pala 2.31, mga lahat, 231. Sanay kasi tayo sa basura eh. Kaya hindi tayo sanay sa mga malalaking presyo na ganyan. So, 231. And then, ang entry point mo is 236. Lagay natin, 236. Yan. So, ang magiging risk mo, yan, ang liit, ano? 3% lang. And saan yung possible reward mo? For me, kung ako yung magte-trade nitong bounce na to, ang tatargeting ko dito is ito, 270. Yung dati niyang support, So, possible siya maging resistance pagka umangat yan. And then, ito. Gagamitin nyo to sa Investagram. Itong long position para malaman nyo. Kung worth it ba na i-take yung trade. Kasi, syempre, yung ideal is 1:3, no? 1:3 or 1:2. Huwag ka magti-trade ng 1:1 kasi sayang lang ang pagod mo doon. Alamat. So for example, yung cut mo is 229. Yan, 229. Tapos yung reward mo, 270. Makikita natin, yung risk mo is 2% plus commission. So around 3%. Or around 4 kasi 2.97. And then yung reward mo is 14%. So makikita natin na pwede siyang i-take kasi mas malaki yung reward eh. Diba? Pumasok ka ng 236, ilang shares yung bibilihin mo? Diba normally dapat ang nire-risk mo lang support mo is 1%. So kailangan mo rin yung i-compute kung ilan yung risk na, kung ilan yung shares na pwede mong bilihin. And regarding dito, mayroon akong ginagamit na Excel sheet na napaka-importante at napaka-daling gamitin. Ito, yung RMS,
Risk Management Spreadsheet ni Brian Dawi. Dito kasi makukumpute mo na agad kung ilan yung shares na pwede mong bilihin na ang iririsk mo lang is 1% ng port mo. So, ito yung Facebook page niya, Double A Excel Spreadsheet. Na pwede nyo siyang i-message dyan. And para kapag communicate kayo kung magkano yung presyo. And tamang-tama, no? Dahil 3 years anniversary ni Sir, nakatatlong taon na pala si Sir, no? Congrats, Mr. Brian Dawi. Ito yung mga package niya. Meron siyang journal plus RMS. And then, meron din siyang journal lang. And then, meron siyang risk management. So, ito yung ginagamit ko. So, yun, 1,024 na lang siya. And one-time payment lang siya. Tapos, kung merong bug, bibigyan niya kayo ng update. But on the same version lang nung RMS nyo. So, i-message nyo siya kung interesado kayo. Pakita ko sa inyo kung paano ito ginagamit. Di ba Jollibee yung pinag-uusapan natin? Ako kasi, ito di ba, yung position size ko, yung capital ko is 170K. So, for example, si Jollibee, yung date ng nag-bound siya, 25. Tapos nalagay mo JFC, 236 yung entry point mo. So, below 231, around 229 yung stop mo. And then 270 yung target mo. So ayan, makikita nyo kung ilan agad yung pwede kong bilhin na shares. 174. So syempre bawal naman yung may butal, no? So 170 pwede kong bilhin. Ito lang yung in-input ko, na-compute niya na. And then makikita nyo yung risk ko is 1% lang ng port, 1,700. And yung possible reward ko is 13%. So, yung ratio natin is 1:3. So, panalo, di ba? Pwedeng-pwede mong i-take yung trade. And alam mo na agad kung ilan yung bibilhin mo. So, EOD, mag-enter ka na lang na trade mo, hindi ka na mahihirapang mag-compute. So, ganito yung gamit ko dito sa RMS. And meron din siyang mga tranches. For example, gusto mo tatlong tranche para mas ma-minimize mo pa yung risk mo. Pwede din, makukompute niya din. Di ba? Tapos meron pa dito, ito yung pinakagusto ko, yung expectancy. Dito sa expectancy, makikita ninyo kung paano, kung ano yung magiging growth ng portfolio ninyo. For example, sa 100 trades. And yung win rate ko, syempre ito makikita mo to sa journal mo. Kung ilan yung win rate mo. For example, 25% win rate lang ako, no. Tapos yung win ko is 11%. Kumpara sa loss ko, negative 3.75 lang. And pag nananalo ako, meron akong 50% allocation. And pag natatalo ako, is 20% allocation. Kung makikita ninyo, kahit na 25 times lang ako nanalo, kumpara sa 75 natalo, magigain pa rin ako dahil sa risk management na ginagamit ko. Basta maging strict lang ako sa ina-allocate ko na trade, and yung risk ko is napakaliit lang kumpara sa mga big wins ko. At the end of 100 trades, meron ka pa rin 81%. So, hindi pa compounding yan. Ang compounding growth is yung DYM ka. So, talagang napaka-importante ng risk management, mga alamat mo. So, biruin nyo kahit 25 times ka lang nanalo. Random kasi to, parang toss coin. Ganyan naman sa trading, di ba? Hindi natin alam kung kailan ka mananalo. Ang kailangan mo lang gawin, or ang kailangan mo lang kontrolin is yung risk mo. Kasi yun lang naman yung kaya nating kontrolin.
laban kay Market. So siya na ang bahala kung bibigyan niya ba tayo ng panalo or kukuwanin niya yung pera natin, di ba? So yan yung pinakagusto ko dito, makikita natin kung ano yung ine-expect natin after nung 100 trade. So bigyan ko pa kayo ng isang example ng alamat. For example, sa breakout naman, kasi di ba bounce yan. Ano ba yung kanina? Alco. Kunyari, wala pa itong red candle na to. Yung red candle na yan. Itago natin para mas maganda. Yan. So, kunyari, si Alamat Reynold, no? Gustong bumili ng breakout ng Alco. Dito, sa body breakout. Yan, ipaplano siya, di mo. Siyempre, kailangan mo papalanuhin mo yung trade mo bago ka mag-enter. So, kunyari, 115 breakout, papasok si Alamat Reynold. And then, siyempre, pag breakout, ang cut loss point mo niyan is below breakout point, which is 1.12. Yan, 3 flags below the breakout. Red, no? Hahanapin niya ngayon yung reward niya. Saan ba yung possible reward kung papasok ako ng 1.17 or 1.16? So, syempre, ang mga possible reward niyan, yung mga next resistance. So, ito, no? 155, nako. Na-hype na si Reynold dyan. Pero, syempre, parang pag yan ang inisip mo agad na reward, syempre, titake mo na yan. Makikita mo na yan, di ba? I mean, automatic buy ka agad yan pag nag-breakout. Di ba? Kasi ang laki ng reward mo eh. Pero, syempre, lahat ng possible na untugan, dapat chine-check mo din. Itong si Alco, yan, pwede ka mag-reverse fib. First fib niya, no? From this high to this low. Makita natin nandito yung 61.8. Reverse Fibonacci. And alam naman natin itong reverse Fibonacci na to na 61.8 is malakas na resistance yan. So kung si Reynold nakapagplano ng maayos and na-check niya yan, eh, hindi siya nabulag dun sa 1.55 na next resistance. Tingnan natin kung papasok ba siya sa trade. Tingnan, gamitin natin ulit yung RMS. So, kanina yan eh, kaninang umaga. 2019. Alco. So, syempre, nakita niya yan. Ano? Ang breakout is 1.15. So, ang entry mo is 1.16. And then, nakita nga niya yung reverse fib. 1.27. Ano na ganyan? 1.27. I mean, yung target niya is 1.27. And yung stop niya is 1.12. 1.12. So, pwede siyang bumili ng 13,000 shares and ang i-risk niya is 1% ng portfolio, which is 1,700, and then yung reward niya is 3,000 lang. And yung ratio niya is 1.78. So, below 2 mga alamat. No? Gusto mo pa bang i-take yung mga ganyang trade? Parang sayang lang ang pagod mo dyan. Kasi yung reward mo, maliit. At least sana above 2 lang, 2 man lang. Diba? Kung nakapagplano si Alamat Reynold,
and hindi siya nabulag dun sa 1.55, tapos ginagamit niya tong RMS na to. O bago pa lang mag-breakout yun, alam niya na, hindi ko na i-detect yan dahil yung reward niyan, possible, maliit lang. So, na-save siya, no? Kita niyo yung nangyari kanina kay Alco. So, kung bumili si Alamat, di napakat siya, 116, 112. Kasi nag-bull trap siya, no? Intraday bull trap yung naganap. So, yan yung importante sa risk management. And dapat practicein nyo to mga Alamat kasi ito yung magpapataas sa port natin. And syempre, ito rin yung magpapasunog kung wala kang risk management. Ito rin yung magsusunog ng port mo. So, kailangan nyo itong pag-aralan and sana meron akong na-share na makakatulong sa inyo para maging maayos yung mga portfolio natin. So, ako personally, ginagamit ko itong RMS para hindi na ako nahihirapang mag-compute. No? So, ayun lang yung masishare ko ngayon sa inyo mga Alamat. Sana gamitin nyo to and huwag nyo ipag walang bahala yung risk management. Yan ang magsasave sa inyo. So, ayun lang mga Alamat. Ang sana maging maganda yung mga trades nyo bukas kung meron man kayong inaabangan. And planuhin nyo yung mga trades nyo bago kayo pumasok. Ayun. Sige, mga Alamat, good night sa inyo. Matutulog na si Etomac. Bye-bye!